Grabe naman ang hikab ng pusang to. Pati esophagus niya, kita na. Yan, kagigising lang po kasi niyan. Ginigising ko siya dahil tatayo na po ako. Nakatulog din po kasi ako dahil kanina sobrang init po. Tapos biglang umulan. Kaya ang resulta, napahiga ako tapos nakatulog ako. Sa sobrang himbing po ng tulog ko, hindi ko namalayan. Si Pieck pala ay nasa bandang bilbil ko na at sa may bandang dibdib. Diyan niya po gustong matulog. Mainit po kasi dyan. Siyempre, nandyan lahat ng tabako. Naalimpungatan pa yata si Pieck. Parang ayaw pang gumising. Pieck, gising na. Kailangan ko nang tumayo. O ayan, naghihimod na siya. Ibig sabihin, gising na. Ang sarap ng buhay ng pusa. Pag ganyan-ganyan na lang. Pahimod-himod. Tapos matutulog. Tapos pag nagutom, manghihingi ng pagkain. Tapos matutulog uli. Hindi nagwawalis, hindi naglalaba, at hindi nagliligpit. Ang sarap naman ng buhay ng pusa. Sana, naging pusa na lang ako. Gusto ni Pieck nang niyayakap ko siya. Kasi babing baby namin yung pusang yan. At may balak pa yatang matulog uli ni Pieck. Diyos ko po, Pieck, kailangan na natin tumayo. Marami pang gawaing bahay. O ayan. Parang gusto pang dumede, wala na akong gatas, Pieck. Tuyo na. Kaya ako ginigising si Pieck kasi gusto ng anak kong magpaugoy sa kanyang duyan. Kaya naman niyang umugoy mag-isa kaso lang minsan, lalo pag kagigising lang, gusto niya inuugoy pa siya. At parang nakatulog pa nga uli si Pieck. Ay siya, kailangan ko nang uguyin tong anak ko. Oh, tingnan niyo, ang gamit ko ay ang aking paa. Yan ay aking special skills. Ganyan tayo mga nanay. Lahat ng parte nating katawan ay kaya nating gamitin para magawa natin ang mga bagay ng sabay-sabay. Tayo ay mga multitasker. O isang kaway naman dyan. O siya, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. Bye-bye!